Jesus said unto him, Thou hast said, Nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. Okay na po yun. Pray pa kayo naman. Salamat sa mga inyong salita, Panginoon, as we study this, ang nangyayal dito. Each time, Lord, nakita namin kayo nagtuturo. So, ganda po kami, Lord, each time nandito kami, even sa aming personal homes, personal devotion. Nawa, ganda pong aming expect sa inyo, kayo nagtuturo, kung ano dapat namin malaman. Ngayong gabi po kayo pong magagabay. In Jesus' name, pray. Amen. Ako po na po. Lakan ng water, Nay. Nag-o. So last week kinapture na siya, no? Dito tayo nagtapos. Sabi dito, but all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled, and all the disciples forsook him. So nung una, matapang pa yung Peter, di ba? Yung bandang huli, siguro nakita na nila yung kahintan nito, no? Ang hirap nung yung leader nyo, yung makikitang, di ba? Mag-suffer or makita mo mag-fall, no, na ang expectation mo sa leader mo, minsan, di ba, na-set mo na yun eh. Expectation mo habang dyan si tatay, hindi namin kailangan problemahin yung kakainin namin bukas, di ba? Ganun eh. Habang matatag yung republika natin, tuloy-tuloy lang ang buhay niyan eh, di ba? Tingnan ko ngayon yung ano rin ako. Yung Mongolia pala, parang mayaman pa tayo sa Mongolia. Parang samantalang dati, napakalaking ano nun, empire, di ba? Ngayon na, nasa 31 billion lang yung ano nila, GDP. So, yeah. Karamihan ang ay hirap pa. So, nga, nasakop din sila. At wala banggit yun. Wala napunta doon. Yun nga, kasi yung ekonomiya natin, di ba? Nakikita mo na, bakit marami magnanakaw? Kasi nga, nakikita nila, tuloy-tuloy na yan, habang may tax, especially sa gobyerno, tuloy-tuloy lang ang buhay. So, pag yung leadership nag-collapse, ano mangyayari? Wala, yung tinatangkilig mo, yung mga, wala na yan, katulad, sa pamilya, di ba? Pag nawala yung tatay, pag maaga pa masyado, kawawa yun. May mga kilala tayong ganyan. So, hindi pwedeng hindi maapektuhan yung... Ngayon, sa grupo, ganun din. Alam natin yung mga grupo na... Ano ganun? Wala yung leader, hindi na-set yung mga tao, ang nangyari? Bagsak. Ngayon, pag naihanda naman yung susunod, okay. Okay. So, pero dito nangyari, si Jesus, alam na alam nila, no? Habang andyan siya is, alam nila gagawin nila. Sunod lang sila, makapangyarihan ng Panginoon. Pero nung nakita nila, hindi nila ina-expect, na-capture, at hinayaan naman niya, na-capture nga siya. So sila ay nag, sabi dito, forsook him and fled. Okay? Nagtakbuhan na. Hindi man lang, ano ba expectation natin dito, pag ganyan. May ano naman eh, may batas, may trial pa eh. Di ba? Hindi mo kailangang iwanan. Actually nga, sinasabi dito, especially sa book of John, kasi John actually is, sumunod siya. So, kaya yung minsan di ko rin maintindihan, bakit sabi dito, all the disciples forsook him. So, siguro, again, parang isa-judge ko, umalis din siya ng una, tapos saka sumunod. Pero actually, sabi dito, si Peter followed him afar off. So, siguro, ganun din si John. Especially si John, pumasok to siya din sa trial. Okay, so, dito na mag-umpisa yung malulungkot na scenes. Pero still, ito ay... Pupulatan natin ng aral. Okay? Dahil again, sa mga bata, expectation natin sa buhay, hindi laging saya. Okay? For example, anong gagawin mo kung talagang niloob ng Diyos? Naalala niyo yung si Tony Jeremiah na, paano kung pinanganak ka nun? Ang sinasabing kasalanan ng Diyos, yung kasalanan ng mga tatay-tatay pa nila. Eh, gano'ng pinangkapanganak mo lang, kunwari, ikaw si, ano, si Peter, si Johan. Anong kinalaman ko dito? Pero, anong gagawin mo? Eh, niloob na lang yung Diyos yun. So, tanggapin mo na lang, di ba?
kaysa mga lesson sa buhay natin. So ganito, nangyari na to, inalaw ng Diyos, dapat nating tanggapin din. Okay? So yun nga. So, pero ano sila? Imagine nyo yung scenario na to, mga disipulo ay hindi alam yung gagawin, kaya sila yung nagkalat. Okay? And they laid and they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled. So again, ito yung sasabi ko sa inyo, may trial ng gabi. Lalo nito, di ba? So, nag-last supper, syempre gabi, supper nga eh. Tapos afternoon, di sila natulog doon. Sila ay pumunta sa Gethsemane, nag-pray sila. So mga anong oras na yun, siguro parang alauna, alas dos. Tapos doon siya kinapture, wala dapat ano nun. Wala dapat trial ng ganong oras. Eh ba't itong mga ito nag-assemble na? Okay? So makikita natin na nilulutuin na nila. Okay? Planado na. Again, ano yung high priest ito sa kanilang religion, established religion nila. Kasi pinag-aaralan natin, di ba? Si Aaron, siya yung high priest. May pinaka-leader spiritually sa nation of Israel. Pero again, yung time na to, medyo iba na yung ano nila. Ngayon, si Peter followed him afar off unto the high priest palace and went in and sat with the servants to see the end. So, nakikita natin si Peter, hindi siya yung ganun katapang pa. Kung alam niyo sa book of Acts, natapang sila eh. Pero ngayon, pa sulyap-sulyap lang siya. Okay. So makikita natin na si Peter at si John actually concerned sila sa Panginoon. And again, ito yung mga panahon na nahirap sa mga followers. Ang Panginoon kahit paano alam niya mangyayari, pero siya yung paparusahan. Mahirap din. Imagine nyo kayo yung mga follower, no? Nice church. Hindi mo rin alam gagawin mo, at least tingnan mo, at least concerned ka dun sa leader mo. Okay, so tiningnan niya lang. Hindi niya alam yung gagawin niya. Dati sa buhay natin, hindi natin alam gagawin natin minsan. Okay, nung bago ako sa church, nga, maganda kahit pa, no? Si pastor ay medyo established na yung church nun eh. Mating ako doon, ilang taon na ba kayo nun? 2001. Ano, baptize eh. Ilang taon na yung church nun? Kailangan ko siya, 1991, 10 years, may property na nga eh. Okay. Okay. So, tinitingnan niya anong mangyayari. Now, the chief priests and elders and all the council sought false witness against Jesus to put him to death. Okay? Na-timing yung ating ano, di ba? Nakabasa niya sa Exodus yung mga law. Diba? So again, yun yung unang ano, mali ng mga high priest tsaka yung ano, bawal dapat ang trial sa gabi. Okay? Kaya sabi dito, sought false witness. Ibig sabihin nito, hindi mo pwedeng patayin sa batas. Paano papatayin yung isang tao? Bakit mapatayin? Eh gusto kong patayin, hindi pwede. Itong mga chief priest, itong mga Pharisee, hindi ito yung mga tambay dyan sa kanto na patayin natin, gulpin na, hindi ganun eh. So makikita natin ito, may ang tao, regardless ang kahit anong pinag-aralan niya, estado sa buhay, mayroon talagang ano, makasalanan eh. Makasalanan pa rin. So ito, so ginagawa nila, may justicia na, may established na law and order, ginagawa nila is, binabaluktot nila, di ba? So una, trial, dapat sa araw, ngayon, ba't gabi? Tapos dito, naghanap sila ng magsisinungaling against Jesus. So parang nga to put him to death. Kasi pag mayroong nag-accuse sa iyo kasi yung kasalanan mo daw ay karapat dapat mamatay, ano lang yung mga ano, dapat mamatay sa ano nila, anong kasalanan yung pwedeng patayin, dapat patayin. Murderer, okay, talagang sinadya mo, di ba? Adultery, bakla, ano pa? Madami. Okay, kidnapping. Okay, ano pa? Blasphemy. Okay, ano pa? Mga witch. Mga witchcraft. Okay.
Hindi naman ginawa ni Jesus yun. So, nagagawin nila. So, ngayon, yun ang maganda. Pag maganda yung patotoo mo, mahihirapan yung taong kahit magalit sila sa'yo, di ba? Yan. So, imagine mo yung tao na walang ginagawang kasalanan, tapos papatatangan mo. So, mabigat yan. Kung maalala niyo yung binabasa natin doon. Pag ikaw yung nagbintang, tapos mali yung pagbintang mo, nang gagawin sa'yo. Anong kaso sa'yo? Anong parusa mo? Depende. Depende. Diba ako na, nagnakaw. Nagnakaw siya. Ang parusa sa nagnakaw is? Either bayad or... Ano ba? Hahatawin yung iba. Ano ba yung nahataw? Hindi, yung mga... Ibang kasalanan din, hinahataw, di ba? So, kung ikaw yung false witness, yun ang gagawin sa'yo. Inakusahan mo siya ng ganun, di pala ganun. Pero itong mga to, talagang sinugal nila yun. So, gaano kagalit sila kay Jesus? Nakikita natin dito yung working ng ano, ng mga demonyo, no? Yung mga politiko. Talagang nagse-set up sila ng kanilang ano, bikoy. Diba? Yung bikoy. Pero sino yung kakausap niya, mga pastor? Totoo daw yun eh. Ayun, nasa naka-record tuloy tayo. Pero yun daw, totoo talaga yan. Kahit si Duterte, involved yan. Yun ang pwedeng hindi. Pwedeng hindi involved yan. So, marami mga alam kasi yun sa ano eh. Okay? So, paano siya... may mga sinungaling sinetap siya. Okay, kaya huwag niyong gagayain niyo, mga bata, ha? Itong mga to, para lang mapalo yung isa, huwag yung sinungaling, huwag gano'n. Ako, pag nalaman ko lang. Okay. And said this fellow, said, ito na. Makikita natin dito kung gano'n sila kahirap, no? Kasi naging sinungaling sila, eh. So, this fellow, said, it's Jesus, no? I am able to destroy the temple of God and to build it in 3 days. So, sinabi niya ba yun? Actually, hindi. Pero hindi rin eh. Hindi yun actually. Sabi niya, destroy this temple. And I will raise it up in 3 days. Una, spiritual. Pangalawa, mali yung direction nila. Kasi nga, alam mo naman yung mga, pag may taong galit sa'yo, hindi na papakinggan yung sinabi mo eh. Ano pakialam yan eh. Nabanggit ko nga sa inyo, di ba, yung nag-ano sa akin. Hindi ko rin umala sa repentance, no? Hindi na, kailan ko sinabi yun. Eh, sabi mo ganyan eh, malabo ka pala eh. Inalam mo ba yung sinasabi ko talaga o kung anong kung anong gusto mo sabihin ko na sinabi ko, sabihin mo na sinabi mo. Sorry, sinabi mo na gusto kong sabihin mo, yun na yun, parang ganun. Pag tao galit sa'yo, ganun eh. May something. No? May wickedness. So, walang pakialam siya. May pagkatama, di ba? May destroy, may temple, tsaka may 3 days. So, tumama siya. Pero hindi, hindi yung sinabi ni Jesus. Una sa lahat. At ang kausap niya doon, di ba? Sino kausap niya doon? Yung mga disipulo niya. Ano pakialam nung iba nakinig sa sinabi sa disipulo niya? Sige nga. So, again, ganyan yung mga false accuser. Pag hindi mo business, wala kang pakialam doon. Kasi nga, baka may pinagkatulad na yan. Ito, sa YouTube. Kunwari, may nagano sa akin. Oh, sinabi mo sa YouTube, ganyan. Anong pakialam mo dun? Eh, service to, sermon to. Eh, ba't mo binodcast? Hindi mo pong pakinggan. Ganun lang kasi. Ang problema sa iba, nire-report, tapos eh. Wala, anong pakialam dun eh? Libre nga yun sa lahat eh. Kung ayaw mo palang pakinggan, baka pinakinggan. Eh, nakakasira po ng ano eh. Eh, di, depende sa tao. Mag sila mag-decide kung ano yung totoo, hindi. Hindi mo ganun kasimple yun eh. Ito, hindi niya naintindihan, yung narinig niya, at sinusumbong niya isang bagay na actually, hindi rin papakasalaan si Jesus dito kahit pag sinabi niya yun eh. Imagine, eh, kung hindi totoo yun, loko-loko yan. Ba't mo papatulan, bakit mo gagamitin na ebidensya na para patayin yung isang tao, di ba? So, lesson yun. Again, parang sinasabi ko rin sa inyo, para... kayo, kung talagang baka natutunan nyo sa ibang tao yan, ay ginawa sa akin ganito, gawin ko rin sa ibang tao para makulong siya.
naiingit ako sa kanya para ako ma-promote siya, matanggal, mga ganun. Huwag nyo nang gawin. Never cross your mind. Hindi mo kailangan gawin yun. Yung lens na talagang tinitig nito, mga sinungaling nito, yung kanilang benefactor, tsaka sila mismo, by the way, ginagamit lang sila. Eh, paano kung sino mo kulong? Na ginamit ka, o magsinungaling ka, magsabihin mo, ganito ginawa niya. Pag ginawa mo yun, ano mangyayari? Tatanggi ka lang nagbayad sa'yo. Eh. Oh, wala akong sinabihan dyan. Eh, parang bikoy nga. Diba, kanya-kanya silang tanggihan ngayon. Kaya kawawa ka pag nagpagamit ka sa mga ganyan. Simbi ko yung nagbunyag kay Duterte na involved siya sa mga drugs. Ito naman yun. Kaso bumaligtad, ay malamang na counter offer yun. Okay? So, naintindihan niyo po yun? Maraming ano dito, pwede natin pag-aralan. Kung iintindihin mo lang to. Okay? Next. Ito rin, maraming aral dito. Sabi din, the high priest arose and said unto him, answer thou nothing. What is it which this witness against thee? Sa Tagalog. Ano, di ba? Sabi sa iyo kanina, kung ito lang yung ginawa talaga ni Jesus, wala na silang pakialam doon. Una sa lahat, wala na silang pakialam doon. Pangalawa, ano, kahit totoo pa yun, sira ulo niya, bakit natin siya? Wala tayong pakialam doon, tatawa na lang natin siya eh. Doon, kailangan siya patayin, hindi mo lang siya paluin. Gumagawa lang na exactly, gumagawa ng reason para siya ay, at nakita nyo dito, involved yung high priest mismo. Okay, again, napag-aralan natin before, paulit-ulit, sila'y napapahiya, di ba, kay Jesus, at sila'y in-expose. So, itong high priest na to, supposedly siya'y pinakabanal sa lahat eh. Di ba, alam niya yung word of God, alam niya na hindi niya dapat gawin to. Nakita niyo ang ginawa niya. So, mangyayari sa inyo to. Kailangan kalmado lang kayo. Huwag niyong, hindi ko na-expect yun ah. Huwag din kayo takot. No? Dapat hindi niya sinabi ito eh. Bakit? Ano nangyari? Parang binabaling niya yung mali doon sa taong kahit dito tingnan natin, walang mali eh. Wala siyang pakialam doon dapat. Kung siraulo siya, wala tayong pakialam sa kanya. Di siraulo siya. Sino maniniwala sa kanya? Siraulo siya. But the fact is, hindi siya siraulo, siya yung talaga, sikat na nga siya ng time nito eh. Marami siyang follower. Diba? And nakikita natin dito yung envy ng high priest. Yeah, kinakampihan niya ngayon yung walang kakwenta-kwentang accusation. At sabi niyo, what is it which witness against thee? Another style ng mga sinungaling. Ano nakita niyo dito? Yung nga, pinapasagot siya sa isang bagay na hindi niya dapat sagutin. Tapos yung mga sinasabi silang leading question eh, na minsan di naman masama, pero minsan masama. Kunwari, yun nga. Oh, sinabi niyo sa'yo. Wala ka ba sasabihin? Di ba ganyan yung mga, either sa politiko, kahit yung mga showbiz, di ba? Wala ka kwenta-kwenta, bakit ini-interview nung ano? Uy, sabi daw sa'yo, ganyan. Ano, pakialam mo? About, ano ba ito? Pag-usapan yun? So what? Ikaw ba? Gusto mo bang malaman kung anong sinabi ni kung sinong artista sa gantong artista? Sige nga, kung meron kang utak na may logic at marami ka, hindi ka yung taong idol sa utak mo tsaka sa buhay mo. Hindi mo na alamin yun, di ba? Pero si yung direction ng high priest talagang wala na sa hulog eh. Pinapatulan niya yung walang kwenta argument. Idadirect niya pa yung sisi sa isang taong inosente. Okay? Tsaka masyadong masyadong vague. Okay, alam niyo, vague, malabo. Anong sinasabi nila against sa'yo? O di tanong sila, tanongin mo. Isang problema na, di ba, kahit sa showbiz. Pag siya yung tinanong mo, inakusahan mo siya, ano nangyayari doon? Sa mata ng tao, parang totoo na agad, di ba, yung accusation? Ganun yung lumalabas doon eh. Kasi pinatulan mo, kung ikaw yung radio broadcaster mo, binigyan mo ng time sa air. So, tapos, tinatanong mo siya, ay, hindi, binibigyan mo lang naman siya ng pagkakataon na mag-explain. Hindi niya kailangan mag-explain eh. Yun yung problema eh. Una sa lahat,
nag-trial tayo umaga. Madaling araw, yung ginagawa natin dito, okay? Inaano ko lang dito para maintindihan nyo yung evil na nangyayari dito. At pwedeng gawin, even ng mga supposedly ginagalang sa lipunan. Kasi iba sa atin pag ano, oh, ba't inaakusan mo si Duterte? Ba't di mo nakikita? Hindi ka makakapag-judge? Okay, kaya yung sabi ng Panginoon, but Jesus held his peace. So kung anong gawin ni Jesus, ito yung pwede nating assume na yun yung tama. Okay? But di siya sumagot, ayun yung mga sinabi ko sa inyo kanina, I believe, yun ang dahilan. Una, hindi niya kailangan gawin. Pangalawa, alam niya, luto na to eh. Para ba mas, para mabigyan ng pagkakataon itong mga tao na to, kung magsisinungaling sila, talagang dapat na-realize na nila yun eh. Naakusahan mo yung inosenteng tao. And the high priest answered and said unto him, di siya nagsalita, nagsalita na naman itong high priest, ang sabi ito, I adjure thee by the living God, dinamay pang Diyos. Nakita niyo yung kalokohan nito. Ano yung adjure? Ginamit yan ni ano, di ba? Ni ano din, ni Polata. Tsaka ni Simon. Pag sinabing adjure is, parang hindi lang beseech yan eh. Parang ganun din. Ganun natin. Adjure. Parang beseech din yan. Ask, request, command solemnly. So, so, parang pinipilit, pero hindi naman sinisigawa. Pero still, nag-i-insist siya, di ba? Sagutin mo! At ano yung tanong nila? Okay? If thou be the, whether thou be the Christ, the Son. Ito, magandang topic to. So, nabanggit na natin lahat, kahit yung mga Muslim, yan ang sinasabi nila, ah, oh, wala naman sinabi si Kristo na siya ay Diyos eh. At pag binasa mo rin yung Bible, actually, meron, pero hindi ganun ka-direct na gusto nila. Alam niyo yun? Siya nagsabi na, ako si Kristo at ako ay Diyos. Gusto nila ganun. Meron sila specific na gusto nilang alam nilang wala. Pero may mga, maraming beses na sinabi na pinahiwatig niya yun at malinaw. Di ba? Katulad nung kay Peter, Matthew 16, di ba? Sabi niya, thou art the Christ, the Son of the living God. Ano ba? Anak ng Diyos. O siyempre, Diyos. Okay, tapos maraming beses, winorship siya. Bakit niya hinayang sambayin siya kung di siya Diyos? Pwede rin yun. Ang linaw rin nun. Hindi mo ipapantay yung sarili mo sa Diyos kung tao ka lang. Okay? So, eh bakit pa nila tinatanong? Again, ayun ang sinasabi natin. Bakit ka tinatanong minsan ng, sabi ko sa inyo dati, di ba? Isa sa mga tanong na mahirap sagutin, yung alam mo, yung taong yun, alam na yung sagot. Pero tinatanong niya pa. Bakit tinatanong? So, ibig sabihin na parang hulihan na lang yan sa salita. Gusto nila may masabi ka at yung sasabihin mo will be used against you. Okay? At isa pa, hindi actually, pwede naman sabihin niyo yun kung, di ba? Actually, parang ganun yung sinabi niya dito. Sabi niya, Jesus said unto him, thou hast said. Sinabi mo na eh. Kasi kung tingnan nyo ito ha, kung isang tao na wala namang bata, si Peter, alam nyo ba, lumilipad ako? Ah, sige nga. Ang galing mo naman. Sige nga, minsan, schedule tayo, papanoorin ka namin, lumipad. Pwede ba yun? Patulang mo ba yung batang gano'n? O tatawanan mo na lang, di ba? Ah, sige. Ang ganyan mo na lang, pabayaan mo na siya. Kasi wala kang paniwala doon na totoo yung kahit konti, di ba? Pero sinabi mo na nga yun eh. Ang sinasabi ng Panginoon, sinabi mo nga, high priest ka eh. Naniniwala ka, tinatanong mo ako sa bagay na yun. Ano sa palagay mo? Okay? Ngayon ito, may sinabi ko siya, nevertheless, I say unto you, hereafter shall ye see the Son of Man sitting in the right hand of power and coming into the clouds of heaven. So, dati iniisip ko, ba't nga ba niya pasagutin ng ano na lang, diretso? Pero yun yan, since then, nalaman ko na ang tao, minsan pag ayaw maniwala, hindi maniniwala eh, but ano, what's the sense of answering?
Kaya I believe yung sinasabi niya dito, pinapahiwatigan na lang nila, ng Panginoon sila, at tayo din. No? Tinuturuan tayo, hereafter shall ye see the Son of Man sitting in the right hand of power and coming into the clouds of heaven. So, okay, ayun yung maniwala, ha? Dating yung panahon, makikita niyo rin yung power ko. Parang ganyan yung sabi niya, warning ka na nila. Sige, sige, i-deny nyo pa. I-deny nyo pa. Deny ka pa. Nakikita nyo rin, ha? Pag timing na, nakikita nyo, ako yung nakaupo pala sa kanan ng Diyos. Okay, parang kahit saan yan, kunwari ako, ngayon, mga anak ko. O sige, huwag kang makinig sa akin. Okay, meron ka lang sariling utak eh. Ay, pwede pala akong di sumunod. Diba? Okay, bandang uli, sige, hindi kita paluin yan. Pero pag makikita mo, yung pagkakamali mo rin. At yun, sa ibang bagay, ganun din. Sa work, sa kahit saan. Mga bata ka, di ba, nung malala ko nun, may nang-aasar sa'yo. Hindi mo alam kung ano yung future ng tao eh. Inaasar mo ngayon yan, bandang huli, mag-a-apply ka sa kumpanya niya, ganun. Hindi mo alam eh. Parang ganun nangyari dito eh. Hindi na pinatulan ng Panginoon. Nakikita mo rin, parang ganun sinabi niya. Okay? Then the high priest rent his clothes. Uy! Ano yung rent? Palinunit. Ah. Pinunit. Rent. Yung rent is past tense ng rent. Pag rent is, pinunit. Saying, he had spoken blasphemy. What further need have we? Mambihira ko, ang autista to. Ngayon sinasabi siya kanina, hinuhuli siya, hinahanap kung ano yung sasabihin niya, at pag may sinabi siya, dahil doon sa tanong na leading nga, ayun, meron na. Nakita ng ebidensya. Behold, now we have heard this blasphemy. Ano ba sinabi niya? Hindi niya nga direct ang sinabi, di ba? Sabi lang niya, sino ba yung Son of Man? Yung Son of Man ay upo sa kanang kamay ng hindi nga sinabing Diyos eh. Masabi lang sa kanang kapay ng kapangyarihan. Coming in the clouds of heaven. Aba, ang nakita nung blasphemy. So bakit gano'n? Parang kanina rin. Kung minsan, ano yung gusto mo marinig, yun ang marinig mo. Ayaw mo paniwalaan, hindi mo maintindihan na gano'n. Kasi ayaw mo paniwalaan eh. Okay? Pero yung gusto mo makita, kahit wala doon, diba, yung mga ang daming aral niyan, yung pre-trib na lang, yun ang magandang example eh. Wala sa Bible, pero sana lang nakikita. Ha? Sana? Yung binasa, wala naman doon. Yung Calvinist, ganun din. Wala naman. Parang lang, pero wala. Yan, so yun na yun. Ngayon, ito. What think ye? Eh, sino ba kausap niya? Luto na nga yun eh. They answered and said, he is guilty of death. Ang bira ito, mga artista. Ano, no? Ito, lesson na lang din sa atin. Yan, mga bata, darating yan sa inyo. Ngayon, dati, naniniwala rin tayo sa ustisya. Pero pag habang lumalaki ka, naintindihan mo, pag tao-tao lang, walang ustisya eh. Sa opisina, kahit saan pa yan, sa school, magaling siya kasi sa palagay ng mas marami, siya yung magaling. Okay naman yun talaga pag talagang, alam mo na, sa namimeasure yung exam eh. Pero paano yung magaling kumanta at pogi? Ano nga sabihin, mas pogi yung isa sa hindi. Diba? Ang dami kumikita dun. Gusto, sino ka mas maganda? Si Miss Philippines, si Miss Japan, si Miss USA. May ikot yung ano nila doon. Bias naman yun. Eto. Eh na nga, iniluto na siya eh.
So kayo mga bata, ganun, dating yan, pag balkada kayo, eh, wala akong kampi, ang hirap na may kakampi. Ah, dapat may kakampi ako. So ngayon, mga bata pa, mga politiko na sa amin, hindi ko makakalimutan yung CED kasi namin ganun. Nagkwentuhan sila, kasi ang expectation mo, sino yung magaling, sino yung mga pumoto, mga ganun, eh, kahit bata pa kami nun. Ano, pambihira. Bakit siya yung andun? Tataka lahat, yung pala, nag-uusap na ng ganyan. So, yun ang ginawa ng, naintindihan niyo ba yung mga bata? Sila, naintindihan rin eh, yung mga bata. Naintindihan niyo yung luto, Peter? Niluluto? Huwag sabihin, oh, ganito gagawin natin, ha? Pinagplanuhan na. Pag sinabi kong ganito, anong kay, ano sa palagay niyo? Oh, syempre, agree kami sa'yo. Hindi na nag-isip. Na pinapaliwanag ko kanina, parang loko-loko ka pag nag-against ka sa sarili niyong rule, tapos dahil lang galit kayo. Pero tinatanggi niyo, nagalit kayo, ha? Wala akong bias dito, ha? Wala. Pero lahat ng tao alam na yun, dahil pinahiya kayo dati. Ganyan din yan eh. Okay. So then, pagkatapos doon, ito na po, nag-umpisa na. So nagkaroon na sila ng dahilan ngayon na, uy, mali ka kasi sa palagay namin, mali ka. Wala lang itong mali sa kanya. Pero nag-decide sila na mali ka. So dito na yun, so bago siya pahirapan, dinuruan na siya, rin buffeted him. Ganun din yun, sinuntok. Huh? Pinagsasampal na siya. And others smote him with the palm of their hands. Okay? Kung sasampalin mo ba yung taong inosente? E paano yung inosente na yun na sinasaktan ka sa bibig niya? Kaya sabi niya yung totoo. Yan. Eh, mga magkakapatid. Bakit mong sinumbong? Eh, sabi ng tatay ko, sumbong kita pag may ginawa kang mali. Diba? Alam niyo ba yun? Nagagalit ka ba sa kapatid mo pag sinumbong ka? Ikaw, nagagalit ka pag sinumbong ka? Okay, hindi ka makasagot. Diba? Siyempre, magagalit ka, diba? Pero ang tanong, tama ba yun? Hindi, tama bang magalit ka? Okay. Tama lang na isumbong kasi, wala namang mata si tatay dyan. Parang malaman lahat ng ginawa, sino nagsimula ng gulo, something. Okay? Si Jesus walang kasalanan, imagine nyo, dinuduruan siya sa mukha. Gano'ng ka-wicked itong mga taong to? Sinuntok siya, sinampal siya. Okay? Ito pa, niloloko pa siya. Saying, prophesy unto us, thou Christ, who is he that smote thee? Naintindihan niyo ba yun? O siyempre, ginugulpi ka na. Oh, sinong gumulpi sa'yo? Sinong pumalo sa'yo? So, niloloko pa siya. So, this is even worse. Okay, kaya itong mga to, mga bata, minsan, kaya gusto ng homeschooling. Kasi minsan, yung mga kalokohan na yun, makikita mo yun sa labas eh. Pag ginawa na sa'yo, wala nakakita, wala nagsumbong, internalize mo na yan, down na down, minsan gawin ko nga sa iba yun. Diba? Madalas dyan na natututunan itong mga loko-loko yan. Okay? So, yan na, nagsimula na po yung ano ng Panginoon. Yung paghihirap niya. Okay? Ngayon na, medyo na na-focus naman kay Peter. Sabi na, Peter sat without in the palace and the damsel came unto him saying thou also wast with Jesus of Galilee. So, ito na po yun na again, si Peter po yung matapang, di ba? So, ngayon, sa labas na lang siya. Hindi siya makapagsalita eh. Takot din siya. Ngayon, nasa labas siya. Ngayon, may nakakilala sa kanya. Sabi dyan, thou wast with Jesus of Galilee. So, parang kayo, di ba yung ano, nag-soul winning dyan? O, di ba ikaw yung ano, anak ni pastor? Ikaw ba yung ano? Naintindihan mo minsan yung mga bago. Medyo mahina, nakatakot eh. Kaya nga, dahan-dahan naman tayo natin yung inaanin. So, sabi dito, but he denied before them all saying, I know not what thou sayest. Hindi ko alam yan. No? So, pansinin mo, alam mo yung denial, na kasalanan ng denial. Ano yan eh?
sabihin natin, isa madalas natin gawin kasi nga, hindi siya direktang sinungaling, di ba? Oh, hindi ko alam eh. Pag nag-drill down pa, ah, yun ba? Pero alam mo actually. Alam mo yun, di ba? So dito, sa case na dito, eh, kilala niya si Jesus eh. Tagal niyang kilala yan eh. Tagal niyang kasama yan eh. Halos 3 years and a half, magkasama lagi sila. Pero dininay siya. Okay, gano'ng kasama yung i-deny mo isang tao? Kunwari, yung kumento ko sa inyo, di ba yung ano daw, yung magulang, eh, medyo losyang na kasi hirap. Tapos sa graduation, ay, hindi ko nanay yan. Sakit mo, no? Ay, hindi ko asawa yan. Lalo na yun, di ba? Hindi ko anak yan. Ngayon daw si Pastor, may sinasabi siya, yung mga magulang daw, kinasama lagi yung anak niyang maganda. Yung isa, hindi. Pag merong ano, ang sakit ng dinidinay ka, di ba? Saan ka na ano? Saan ka? Nagasaan ka? Mga Pilipino daw, eh. Ayun na lang sabihin, pag-usapan nyo. Eh, mga Aprikano, hindi na madidinay, di ba? Okay. So, ang hirap, bakit, ba't na ka na yung dinidinay ka? Kasi nga, ano, una, nagisinungaling. Ano na yun? Pero pag dininay ka, tao ka, dininay ka, hindi ka kilala, o hindi ka itaasawa, hindi kita, sakit na, no? So, hindi ka sinaktan, pero sakit. Hindi physical. So, eh, alalahanin natin, si Peter yung nagsasabi na, ano, over my dead body. Kay Jesus, di ba? So, matindi to. Eh, sabi niya, when he was gone out into the porch, another maid. Hindi ko alam ba't mga babae yata magaling sa ano eh. Sa, hindi, sa pagka-identify. Anong ba yun? Mga security guard. Magaling to. And said unto them that were there, this fellow also was with Jesus of Nazareth. And again he denied with an oath. Ah, sinusuma na. I do not know the man. Hindi ko siya kilala. Sakit na naman ano, no? And after a while came unto him they that stood by and said to Peter, surely thou art also one of them, for thy speech bereath thee. Ano yung sabi ng bereath? Ha? Naririnig. Naririnig. Tsaka, ano yan? Madali lang yan. Betray. Eh din ganun. Or parang nahalata ka sa salita mo. Kasi nga, may mga ano yan, yun, mga intonation yan, may mga sa atin, ano tawag sa atin doon? Bunto. Alam mo, uy, Batanggenyo ka, no? Wala kang ebidensya. Ay, Bisaya ba yun? ala eh, ay, taga-ano to? Batanggas to, Quezon. Bulok ka. Ganun. Uy, taga-bulok. Yan, so halatang-halata, nag-dindinay ka pa eh. Ilala mo yun. And he began to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately, the cock crew. So, ito yung napag-usapan last time na, hinulaan na ng Panginoon yan. Tatlong beses, mo i-deny, bago tumilao kang manok. So, ano nangyari? And Peter remembered the words of Jesus, which said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out and wept bitterly. So, naalala ko dito si David. Ngayon, naalala si David. Kasi karamihan naman ng tao ito, mga bata. Ay, minsan, pag kala mo, hindi ka pabistado, di ba? Anong gagawin mo? Deny ka ba? Deny. Hindi, nakilala yan. Pag nabisto na, ano na? Dayo na. So, kaya ang minsan, ang tabawa ng kung concern sa yung tao, di ba, hindi ka naman didiretsahin eh. Doon isa, yung iba, ganun. Parang ka daw, ganyan. So, ano may gusto sabihin? Ayan, di ba, si David. So, ano nangyari sa kanya? So, actually, marami siyang kasalanan eh. Pero yung isa, masyadong malala. No, adultery na, murder pa. So, anong ginawa sa kanya ni Nathan, the prophet?
Hindi niya sinabing direkta, di ba? Napansin niyo ba yun? May kwento muna, o meron dito mayama, may mahirap. Yung mahirap. Iisa lang yung kanyang, ano, no? Lupa. Lupa ba yun, aso? Lupa. Itong mayaman, napakaraming pag-aari. And may dumating siyang kaibigan, napakainin niya, pinakain niya yung kinuha pa doon sa mahirap yung tupa, pinakain doon. Sabi ni David, eh, loko-loko to, patayin yan. Nasabi sa kanya, thou art the man, ikaw yun eh. Ang yaman mo na, dami mo ng asawa, kinuha mo pa yung asawa ng trusted man mo. Pinatay mo pa siya dahil doon. So, anong nangyari doon is na ano si David, tinamaan siya kumbaga. Mataas ang ego ng mga hari, pero dahil sa magaling tong propeta na to, natulungan niya yung kanyang dapat tulungan. At si ano naman ay tumaliman. Siya ay humble din naman at least. Some, ano. Ngayon, ganun din si Peter ngayon. Nalala niyo to, wala si Jesus para i-rebuke siya, pero in advance niya na. So, anong lesson natin dito? Kaya maganda lagi kayo umaten. No? Ba't maganda kayo lagi umaten? Wala pa yan, di pa mangyayari. Di mo nga alam, kailan mangyayari sa iyo. Dating ka sa panahon na ang hirap yan, sabi lagi sa mga young people, lagi yan sa church. Kasi pag na-inlove daw yan, nako, hamakin ang lahat. Alam mo na yan, tapos alam na rin namin yan, lolokohin mo pa kami. Mga ganun ba? Kaya ngayon, pinapapisay na, ikaw, Stephen, pag hindi ka na ganito, ganito mangyayari sa'yo. Eh, nangyayari na, nakikita mo na. Dapat, hindi na niya, hindi siya umabot sa tatlo eh, di ba? At least, hindi na siya nagsalita, or di ba? Hindi naman siya uhulihin or something. Pero minsan, ganun, ang tapang natin minsan. Talagang sinabi niya, eh, naalala niya nga, sinasabi niya pang over my dead body, tapos, deny ka rin pala. So, una yung lesson dito. So, una, huwag kaming mayabang, tulad ni Peter. Kasi ang hirap minsan, pag mayabang ka masyado, ang hirap minsan, i-take yung word, di ba? Sa halip na umaming ka na lang, naku, nasabi ko, ganyan ako eh. Eh, mahirap, di ba? Yung mga pastor yan, sa mga, ano eh, mga tatay, ganun din. May alam yung anak mo na kaya ko yan eh. Panindigan mo na yun. May sinungaling ka dyan. Panindigan mo na yun kaysa naman ano. Napahiya ka sa mga anak mo, di ba? So mali yun. No? Imaginin mo, mali. Gusto ko sabihin. Ayan, mga pastor, especially. Wrong doctrine. Di naman ibig sabihin nun, sobrang sama mo eh. Ba't di mo aminin na mali ka doon? Baguhin mo. Ang dami nang gumawa dyan eh. Ba't di mo maiwanan yung maling turo? Di ka naman, anong sa palagi mo sarili mo? Hindi, marami kami, konti lang kayo. Still. Diba? Consider mo. Mali ka. Diba? Mga bata, matanda, ganun. Pag naalala mo, balik tayo sa preaching, no? Pag ikaw ay umaten, lamang ka kasi marami kang maalala. Konting parinig lang, hindi ka tulad ng iba na, ano eh, wala pa, dating sa kanila kasi wala pa naman na itanim sa puso nila eh. Unlike ikaw, madalas kang umaten, konting sundot na lang sa'yo, hindi ka naman sakta, no? Sige po, okay na. Alam ko na, okay na. Hindi ka na kailangan banatan ulit, paulit-ulit. Pareho pa kayo nagkasakita ng pastor. Inaayos ka lang naman. Diba? So, yun nangyari dito. Actually, masakit-sakit to kay Peter. Pero, ang galing din ng Panginoon. Kasi alam niya, siguro ito si Peter, ano to eh. Hindi rin basta-basta to eh. Matigas ng puso nito eh. Inunahan niya na. Na-realize siya, mali siya. Kaya't mahina din siya. Eh sabi dito, bandang huli yan, sabi niya dyan, and he went out and wept bitterly. Na-imagine niyo ba yun? Nakita na ba kayo ng, kailan kayo last time na nakakita kayo ng lalaking umiiyak? Ha?
Ngayon kasi laki ni Brother James kung nabi, ganyan. Bata, siyempre, bata yun. Bira, di ba? Halos hindi, kasi nga, yun ang ano namin eh. Ben, malakas ka dapat, matibay yung dibdib mo. Pero, paano pag talaga mali ka? Minsan, hindi mo makakontain yan. So, dito naman sa church, di ko lang kayo pinapayak masyado, di ba? Pero pag nasa bahay na kayo, ma-realize nyo rin yun. Sabi ko, went out and wept bitterly. Pag may mali ka talaga, huwag mong pakita dito. Hindi tayo Pentecostal. Okay? Kaya, minsan, ginagawang, ang tawag dito? Iba, ganun ang performance nila. Doon sinusukat yung ano eh. Ang galing mo, please, bakit? Nag-iyakan sila eh. Eh, syempre naman yung ano mo, yung style mo talagang, ano, saka nag-aral na, ano eh, na tietro eh. Pati, hindi sa atin po, anong pagkaiba ng baptism sa Pentecost sa ganyan? Sa mga CCM. Tayo, katotohanan lang, okay, hindi mo na dadagdagan pa ng emotion sa salita mo. Eh, iba nga, yung baptism, may tugtugan pa dyan, sa invitation pa. Dati ko nang naiisip yan, tama ba ito? Hindi, parang nakatulong din naman ng konti. Pero parang mali. Kasi kung mayroon kang gabaguhin sa buhay mo, baguhin mo na. Hindi natin kailangan mag-acting dito. At sasabihin, ang galing talaga ng pastor kasi napalapit na lahat dyan. Tapos tutugtog pa ng dapat, mga ano. Hindi ko alam. Hindi, ang gusto ko makita nyo rin dito, may panahon, kahit lalaki ka, kahit matanda ka na, pag nakita mo yung katotohanan ng salita ng Diyos at mali ka, anong kailangan mong gawin? Alam niyo yung iba kaya hindi na umiiyak din? Kaya isang kantang ganun, sabi niya, "Are you too wicked to cry?" Ano yung kanta, maganda yun eh. Totoo yun eh. Alam niyo ba yung iba kaya hindi na umiiyak? Kasi sobra na, nasobrahan naman sa kabila. Hindi sila matibay. Pag naglasing yan, makikita mo yung ano rin pala, no? O damdamin din pala. Hindi, iba yung tibay ng dibdib na positive, okay? Natapang, iba yun. Pero minsan, pag mali ka talaga sa harapan ng Diyos, why not, di ba? Pero huwag mo na rin pakita sa amin. Pero minsan, iba talagang pinipilit na pilit eh. Mga preacher, talagang umiiyak ng walang luha. Ayan, sabi ni nanay. Alam ni nanay yung mga anak niya. Pag nag-iinarte lang eh, bakit? Kasi umiiyak, walang luha. Ano ba yun? Kasi diba, Lahat naman ng bata. Kaya ganun din yung mga matanda ngayon. Pag yung preacher umiiyak ng walang luha, nagpe-pretend yun. Pero makikita si Peter, hindi siya ganun. Diba siya yung mayabang eh, pero dahil totoo yung inagpis na naramdaman niya, dahil mali siya eh. Nakita niyo yung kaplastika niya siguro. Ang tapang niya sa mali. No? Iba yung project niya na ganun siya, hindi naman pala siya ganun. Kaya bandang ulit, nung na-corner na siya ng Panginoon, kahit nga yung Panginoon is nang layo na sa kanya, no? Iyak siya eh. So again, di masamang umiyak, pero again, wag pilit. At ang maganda, magpaiyak sa atin yung katotohanan ng salita ng Diyos, hindi yung style ng preacher na ano, umuuga-uga pa yung Ang gusto ko sa inyo, umiyak kayo pag nasa bahay na kayo, ma-realize nyo may mali kayo. Ako ganun, maraming instances. Pasok ko sa trabaho, maalala ko. Totoo nga yun eh. Ano ba, nililisis ko, ba't nilalabanan ko yung totoo? Loko-loko ba ako? Oo. Isang ganun eh. Alam ba naman yung totoo? Saan ka lalagay doon? Saan ka pupulutin? Nasabi ng Panginoon kay Paul eh, "It is hard for thee to kick against the pricks." Di mo kayang ang hirap doon. So ngayon, may alam nating pagkukulang tayo, ano kailangan mong gawin? Well, at least kahit paano, and actually, hindi naman kailangan mangyari ito kay Peter kung hindi lang siya sumobrang yabang. Yeah. Diba? Kung naging mabilis lang siya na ma-realize siya, unang tanong pa lang, ay, dininay ko ang Panginoon. Mali yun. Una, mali yun. Pangalawa,
hinulaan na yun, hindi ko na mapabuti ng tatlo. Kasi umabot pa siya ng tatlo, talagang mayroon something, no? Hindi nila alala na sinabi na nga sa kanya mangyayari yun. Okay. Diyan na muna tayo. Wala na akong dadagdag doon. Pero ako, nung inabasa ko to, alam mo naman yung mga ibang ano, kung paano tingnan si Peter. Eh, si Peter, ganyan. Saint Peter. Parang puro papuri. May manok pa. May manok pa. Okay. So, pero ito, pag ito, nakikita natin yung pagiging tao nila, yung mga disipulo, ay mga tao lang yan din. Na tinuturuan ng Panginoon, katulad natin, pag tinuturuan ka ng Panginoon, ang gagawin mo? Hindi deny mo, hindi na kailangan. Hindi ganun. I-submit. Okay? Aminin mo yung dapat mong aminin, at gawin yung dapat mong gawin. Para hindi na umabot sa bitter crying. Okay, let's pray. Panginoon, mga salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Una, nakita na namin na nagsimula na kayong pahirapan. Ang aral namin na manawa ay mapulot dito na yun nga po, inalaw niyo po ito, may lalagyan kayo. Ayun po, tiniis niyo po lahat ito, Lord, para sa aming kaligtasan. Intindihan po namin ito at unang si disciple niyo po, Lord, nagpakita rin po ng kahinaan. Nawa, ang makita namin yung lesson dito, yung kami rin po ay mahina kung wala kami sa inyo, Lord, at hindi kami nakatutok sa inyong salita, sa inyong mga aral. So we pray, dear Lord, na this church will be a strong church dahil ang individual members ay alam namin what to expect, alam namin ang kalooban, at ang anong iiwasan namin. So we pray na we study along this napagandang salita ni Lord, kwento. May po yung papalain ni Lord ng katalinuhan at wisdom, Panginoon. May magiging sa amin, Panginoon, sa aming mga trabaho din ulit, mag-aaral, Mr. Lord, at ng malalati lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ay, naiyak ba kayo?